Psalm chapter 8 verses 1 to 9. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet, all sheep and oxen, yea, and the beasts of the field, the fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas. O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth. May the Lord bless us upon reading His Word. Salamat, Panginoon Diyos, sa gabing ito na kami ay patuloy na magbigay ng puri at luwalhati sa iyong pangalan. Salamat po sa pag-aaral ng iyong salita na magbibigay ng kalakasan sa aming espiritual na kalalagayan. Palayan mo, Panginoon Diyos, sa maghahatid ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon Diyos, na patuloy mong biyayaan ng iyong pagpapala ang aming kapatid sa pananampalataya, si Kuya Richard, na patuloy mong gamitin sa iyong gawain at maghatid ng iyong mga dakilang salita para sa aming lahat. Ganoon din, Panginoon Diyos, salamat sa gabing ito na kami ay nagpapatuloy na mag-aral ng iyong salita. Hindi lamang po ang dalangin namin na tuwing Sunday, sabalit sa mga araw na dumarating sa aming buhay, ay magpatuloy kami na mag-aral, magsaliksik ng iyong salita. Salamat po sa biyayang ito at ang dalangin namin na sa paghatid ng iyong salita ay walang maging hadlang at maging maayos ang internet connection, maging sa mga tahanan ng mga kapatiran ay magkaroon kami, Panginoon, ng panahon, umupo at makinig ng iyong salita. At sa ganoon ay kami ay mapagpala. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin, Panginoon Diyos, sapagkat napakabuti mo. At nalangin namin ang bawat isa ay patuloy na ipanalangin ang bawat isa para magpalakasan kami, Panginoon Diyos, sa aming spiritual na katayuan. At ang dalangin namin na magpatuloy ang bawat isa na maging manggagawa mo, magpatuloy ang bawat isa na maglingkod sa iyo at magpagamit sa iyong mga gawain. At sa ganoon, Panginoon Diyos, ay magpatuloy ang aming pananampalataya na lumago at tumatag. Lahat ng ito, Panginoon Diyos, ay aming pinapanalangin at pinasasalamat. At humihingi po kami ng tawad sa aming kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen.
Tayo po ay muling dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Dakilang Diyos, Ama naming mapagmahal, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng bagay, kamangha-manghang bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Mga bagay na kung hindi po namin ituon ang aming mga sarili at ang aming mga pananaw sa inyo ay hindi po namin mapahalagahan. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita na siyang nagiging gabay namin upang ipaalala sa amin Panginoon na dapat naming unahin ang iyong katuwiran, ituon namin ang aming mga kaisipan at ang aming mga puso sa mga bagay na nasa langit kung saan ikaw ay nakaupo, naghahari at patuloy na nagbabantay sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat pinahayag mo rin ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong salita upang kami, Panginoon, ay matuto, magkaroon ng totoong kaalaman at karunungan sa buhay sapagkat kung wala ang iyong salita, kami, Panginoon, ay mamumuhay ayon sa takbuhin ng sanglibutan at hindi namin mararanasan ang mga bagay na inihanda mo sa aming buhay. Dito sa buhay namin sa sanglibutang ito, mga biyaya at pagpapala na inilaan mo sa amin at gayon din po ang mga gantimpala na inilaan mo sa kalangitan sa aming pagharap sa inyo. Patuloy kaming lumalapit, Panginoon, nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga karumihan at kasalanan. Linisin mo kami, Panginoon, upang sa pag-aaral namin ng iyong salita ay makapagpatuloy kaming may kagalakan na mag-aral ng iyong salita dahil kailangan po namin ng iyong salita. Kung wala ang iyong salita, Panginoon, kami ay maaring mailihis at madaya ng takbuhin ng sanglibutang ito. At salamat, Panginoon, dahil sa gabay mo ay maaari kaming magningning at magliwanag sa sanglibutang ito upang ang aming patutuo ay maging dahilan na ang mga tao ay lumapit sa inyo at makakilala sa aming Panginoong Jesucristo at magpuri sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa mga itinuro mo sa amin kahit sa prayer meeting nung nakaraang Webes, sa Sunday school kanina, sa mga mensahe na aming napakinggan kahit sa morning worship service. Ngayon, Panginoon, gusto po naming idulog at idalangin. Pagpalain mo si kapatid na Richard upang sa pag-aaral namin muli ng iyong salita, ang gabay ng buhay Kristiyano ay magkaroon ng malaking puwang sa aming mga buhay at Panginoon, patuloy kaming manindigan sa katotohanan lumago sa pananampalataya at sumagana sa paglilingkod sa inyo. Dinadalangin din po namin, Panginoon, kahit ang mga gawain na inilaan mo sa amin sa iglesyang ito, lalong-lalo na po ang gawaing pangmisyon, ikaw po, Panginoon, ang magpala. Nang sa ganun, Panginoon, ay lumago at ang gawain mo, lalong-lalo na sa pangangaral ng Ebanghelyo. At higit sa lahat po, Panginoon, ay maabot pa ang maraming tao, especially Lord, sa mga lugar kung saan ay may opportunity kami na makapag-church planting. Pinadalangin po namin ang gawain sa Bulacan. Pagpalain mo po ito, si Pastor Romy, pagpalain mo po at ang mga kapatiran doon ay matugpuan mong tumitibay lumalago sa pananampalataya. Pinadalangin din po namin ang Bible study sa Arayat kila Sister May. Pagpalain mo po ito, Panginoon. At madalaw sila ulit at makapag-Bible study. Maabot pa ang maraming mga bata at ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang gawain sa kamarin, Panginoon, especially ang preparasyon para maasikaso ang lupa at ang naipinagkaloob. At salamat sa Gloria Family na ito po ay kanilang dinonate para sa gawain mo. Sa iyo po namin dinudulog ang pagpapala mo sa mga pagsisikap at mga unang gawain na kailangan po naming maisakatuparan sa gawaing pangmisyon sa kamarin. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang iniisip at tinatanong namin na maaring buksang gawain sa naik.
Ikaw po ang magpala kahit kila Clint, ikaw po ang Panginoon ang maghanda sa kanilang puso para po ang gawain mo ay lalong lumawak at tulungan mo na ang kapatiran sa iglesyang ito ay ma-involve sa gawaing pangmisyon. We will expand not only internally sa gawain dito sa Pildira, kundi externally through other parts ng bansa at sa mga lugar na ito, Panginoon. Kinikilala po namin na ang iyong kapangyarihan ang siyang mauunang kikilos upang matupad ang iyong kalooban. Pagpalain mo kami sa pakikinig ng iyong salita, Panginoon, at ang puso namin ay maging mabuting lupain kung saan maihasik ang mga katotohanan ng iyong salita. Ito ay lalago, magbunga, at matupad ang iyong layunin sa mga salita mong ito. Maluwalhati ka nawa sa lahat ng bahagi ng pagsamba namin sa umaga, sa hapong ito. Ito po ang aming dinudulog, dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening, ladies and gentlemen, brethren of First Baptist Church of Pildira. Welcome to our secret service tonight, June 5, 2022. Magandang gabi po at magpapatuloy tayo sa ating secret service tonight. At para naman po sa ating team, sa 2022, firm on the truth, strong in the faith, abounding in service. 1 Corinthians 15:58. At para naman po sa ating May and June 2022, team rooted and built up in Christ. Colossians 2:7. Ayan, maraming po salamat. At ngayon, nagkita na naman tayo para isang makabuluhang pag-aaral ng kanyang salita dito sa ating seeker service. At pinamagatan po natin yung guidance for living. Proverbs 1:5-19. Sa Proverbs po, ay tinatalakay sa Proverbs 1, tinalakay kaagad ang isang napaka magandang topic, ang bad company. Ayan. Ang mga masasamang kasama daw has always corrupted a good character. Yan ang tip dun sa ano. Yung pinag-uusapan sa Proverbs chapter 1, 5-19. It should be no surprise to see this team open the book of Proverbs kasi talagang napapanahon na. Kung noon ay panahon yan, maski ngayon, pareho lang din yan. Yan ang sabi ni Solomon. Hindi nagbabago. History repeat itself. Nangyari na yan dati. Hindi lang natin naalala. Ayan. So the first six verses ng Proverbs chapter 1, verses 1 to 6, it acts as a prologue or mission statement for the rest of the books of the Proverbs. At ang purpose, the purpose of the proverb is to help us grow in wisdom. It will guide us. No? Yung book na yon, nandun lahat ng kailangan natin. At it comes from the wisest men that live on earth. Wisdom, understanding, knowledge, discernment, and prudence. Through attentive learning and careful instruction. Ibig sabihin, sa napakagandang turo ni Proverbs, ay tayo ay mag-guide sa tamang pamumuhay. Ito ay para sa mga Kristiyano, ganun din. Pwede rin ito sa mga ibang mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Guidance for living. Proverbs chapter 1, verse 5-19. The book of Proverbs offers to anyone the guidance for living. At in verse 7,
It provides the key to unlocking all this wisdom. Ayan. May wisdom dun eh. At para ma-unlock mo yan, kailangan alam mo yung verse 7. Ayan. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Proverbs chapter 1, verse 7. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami po salamat, Lord, sa gabing ito na pinagkalabasa about sa amin. Makakapakinig muli kami, Panginoon, ang makakapag-aral ng iyong pong salita. Open our hearts and our minds, Panginoon. Nang sa ganun, Lord, ma-receive namin ang iyong pong salita with gladness in our hearts. Matuto kami at mag-guide mo kami, Panginoon, lalong-lalo na sa pamumuhay namin sa mga panahon ngayon. Thank you very much, Father, for all of these things you pray in Jesus' name. Amen. Okay. Sa ating pagpapatuloy, yung fear in the Old Testament has basic threefold meaning. Number one, dread or terror. Deuteronomy chapter 1, verse 29. Nakakatakot to. Then I said unto you, dread not, neither be afraid of them. O, huwag daw tayong matakot. Deuteronomy 1:29. Fear not. Pangalawa, to stand in awe. Wow. Referring to a king. 1 Kings chapter 3, verse 28. And all Israel heard of the judgment which the king had judged, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to do judgment. Ayan. At pangatlo, to rever, to respect in regards to parents. Ayan. Kasi parents and son yung proverbs natin tatalakayin ngayon. Leviticus 19 verse 3, ye shall fear every man his mother and his father and keep my Sabbaths. I am the Lord your God. Ayan. So, the fear of the Lord is expressed in reverential submission. So, yung pong fear sa Diyos, hindi po yun yung takot talaga. It is a reverential submission. Ang tinatawag nating the fear of the Lord points more towards a sense of extreme respect. Kailangan talagang paggalang sa ating Diyos. So, if you fear the Lord, you will obey Him and will not be like fools who despise wisdom and instruction. So, kung ayaw nyo maging kayo isang mangmang na nanlilibak sa katalinuhan at sa mga guidance at instruction, pag-aralan nyo po ito. Ito po ay hatol ng pinakamatalinong hari, si Solomon, anak po ni King David. Solomon then provides a very good lecture in verses 8 to 19 and gives an urgent appeal. Sige na, appeal to pursue wisdom and instruction. Kinakailangan talaga hanapin natin ang wisdom. Wisdom is the application of knowledge. Kung alam mo lahat ng knowledge, pero hindi mo alam paano mo gagamitin yung mga knowledge na yun, hindi po yun ang wisdom. Pero pag meron kang knowledge at alam mo kung paano mo gagamitin yun, correct tool sa correct job, di ba? Tama, wisdom ang labas. Okay, it begins with a picture of peer pressure through a wicked temptation. Sa Proverbs 1, 8 to 19, nagsimula siya sa peer pressure. So, mangyayari po sa atin lahat yun at sa ating mga anak. Kaya ito po'y dedicated sa mga anak, no? At sa mga parents, sa tatay at nanay. Kailangan turuan natin kung anong landas ang dapat nilang tahakin. Although hindi natin sila mapipigilan, pero at least nasabihin natin sila, eto magiging pag ikaw ay ganito,
Ito ang mangyayari siya pag ito ang ginawa mo. Parang ano lang yun sa computer. Di ba? Yan. So the father speaks with his son to prepare him for the dangers and responsibilities of adulthood. Tandaan niyo po yun. The three primary headings are, ito po yung tatlong headings natin, listen to your parents. So, kailangan talaga yan, verses 8 to 10. Number 2, the attraction of sin. Yun ang iiwasan natin kasi yung sin talaga, attractive yan. At tatlong puntos yung binibigay sa atin dyan. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ayan. Verse 11 to 14. At ang pangatlo ay the consequences of sin. Kung ito ay pagpapatuloy mo ang kasalanan na yan, ito ang consequences. So huwag ka magpa-attract. Alamin mo na ito ay kasalanan. Ayan. Number 1, listen to your parents. Ayan. Mga children, you should listen to your parents. Sabi doon sa verse 8, my son, hear the instruction of thy father and forsake not the law of thy mother. Ibig sabihin lang po noon na talagang puro mga son ang tinuturuan. Pero ngayon, applicable po to sa son and daughters. Kaya children, hear the instruction of thy parents and forsake not the law of thy mother. The wisdom of listening to your parents. So ayun ang dami mong wisdom na makukuha if you listen to your parents. So ayan. Unang-una, their knowledge. Yan. Your parents know you better. Okay. Kilala ka talaga ng yung nanay at tatay. Better than anyone. Hindi kapitbahay. Pero kung iniiwan ka lang sa kapitbahay mo. Oh yeah. Diba? They fed you. They clothed you. Change your diapers. They saw you grow. How you respond to crisis. Know your personality. Kilala ka ng nanay at tatay mo. Kaya yung wisdom na sinasabi sa iyo dapat mong pakinggan kasi kilala ka nga nila eh. Their knowledge. Parents have the potential to provide a better advice than anyone else. So talaga sila yung una makakapagbigay ng advice. Kaya nga doon sa ating discipleship journey, di ba? Sa sambahayan, kinakailangan both the mother and the father knows the word of God, study the word of God. Na pinahalagahan ng Word of God para ma-impart nila sa kanilang mga anak. Unlike teachers, yung mga teachers natin, counselors, yan, only for a few hours lang yan. Pero yung nanay, tatay natin, mga kasama natin, sa buong makakasama na sa buong maghapon, diba? Mas malaking oras ang ginagugod. Kaya yung wisdom nila, talagang hindi mo matatawaran. O kaya, unlike friends, di ba? Pwede rin naman mga friends makakapag-advise sa'yo. Pero they are motivated to tell you what they want, what you want to hear. Ayan, di ba? Kung gusto mo marinig, yun ang sinasabi nila. Uy, ang ganda-ganda mo naman. Ang payat-payat mo naman ngayon. Ang tali-tali mo naman. Pakopi naman, di ba? Ayan yung mga kaibigan natin eh. So no one has a better opportunity to know what you need than your parents. Amen. Pangalawa, their experience lalo na. They have been where you are. So, sasabihin mo, ba't di tayo nagkasalubong? Galing na ako dyan. Alam ko na yan. Ito ang gagawin mo. So, dapat sundin mo yon. Kasi nagdaan na sila dyan. Although iba yung time, yung time frame, pero yung basic pareho pa rin. Ganun pa rin. Diba? They are like sergeant leading their squad. Ayan, diba? Yung mga nanay tatay natin para mga pulis yan. Ang nanay ang laging nasa bahay. Pagkatapos yung
yun ang lagi nagsasalita. Pagkatapos yung tatay, yun ang lagi meron sinturon. Pagka nag-go, uncheck ka. Ha? Kinakailangan nyo. O, oh, yan. They have survived what a child have yet to experience, di ba? Yung mangyayari pa lang sa'yo, na-survive na nila yun. Yung magiging problema mo, na-solve na nila yun. Kaya binibigyan ka nila ng magkatangata, etong gagawin mo. Di ba? May sakit yung anak mo eh. Di ba? Pag matanda ka na, may anak ka na. May sakit yung anak ko, yung parents mo pa rin ang magsasabi. Lagnat lang. Painamin mo ng tempra ang katapat. O yan, ganyan lang yan eh. It would be folly for a child not to listen to his parents. And children with parents are blessed to have advice from those who traveled the same road, only much farther. So, mas mahaba na yung nalakbay nila kaysa sa inyo. Kaya mas experienciado na sila at marami na silang mabibigay na mapagkakaloob na wisdom sa inyo. Especially if one is a blessed na Christian yung mother and father, lalong maraming salita ng Diyos ang may babahagi sa iyo. Ang may bibigay sa iyong advice. Baka pakinggan natin ang ating mga parents who studied and spread wisdom passed down so many generation. So, any generation ang kuha niya. Meron siya sa lolo niya. May sasabi pa niya sa iyo. Nung kami ay bata pa, yung lolo mo ganito ginawa. Yung tatay at nanay niya. Kami, yung tatay ko ganito ginawa. Yung nanay ko ganito ginawa. So, ang dami, di ba? Ang dami talaga mapagkakunan ng wisdom ng parents mo. At yun ang nakakakilala sa'yo. Their wisdom, children with Christian parents are blessed with wisdom from many sources. So yan, the wisdom of listening to your parents should be easy to do. Pwede naman, di ba? Madali lang na maintindihan eh. Only the foolish and immature despise the advice and counsel of their parents. Ayoko na yan. Hindi totoo yan. Pero sabi sa Proverbs 15:5, a fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. Amen. So pakinggan po natin, we should listen to your parents. Verse 9, for they shall be an ornament of grace unto the head and chains about thy neck. O yan, biro mo yun. Magiging isa kang merong kwintas na maganda. Diba? Like an accessory. The beauty of listening to your parents, like their wisdom is like a graceful jewelry. Like an accessory worn to make one more attractive, beautiful, and handsome. Yung wisdom na ipinasa sa'yo, yun ang mag-guide sa'yo para ikaw ay maging guwapo, attractive, beautiful, like a jewelry. Mayroon mo yun? Children made attractive by their parents' wisdom. Attractive pa. Ha? Hindi lang a graceful jewelry, but attractive. Children who revere their parents by heeding their counsel are made more attractive and appealing. May appeal, ah, to others, but such by such counsel. So, pag minas na nasabi sa'yo, ay, ganito sabi sa akin ng nanay ko tsaka tatay ko. Oh, ganda naman yung advice na yan. Galing talaga, ha? Galing, ha? Praise God. Ha? So, makikita po natin na talagang importante ang wisdom na nanggagaling sa ating mga magulang. Kaya listen to your parents. Ayan.
Sabi, verse 10, my son, if sinners entice you, do not concern. At inulit po yun sa verse 15 sa conclusion ni Solomon, my son, do not walk in the way with them. Hold back your foot from their path. O yan, sinasabi. Iyan po yung beauty ng listening to your parent. Ang sinasabi po ni Solomon, son or children, sinners are going to lure you in. Ito na ang mangyayari. Pag hindi mo tinuruan yung mga anak mo, sa bahay nyo, sa sambahayan, ang street ang magtuturo dyan. So, sabihan mo na yung mga anak mo, dalawa ang patutunguhan mo. Ayan ang sabi. Worthless men o mga walang kwentang tao are going to tempt you, lure you, entice you, and force you to make a choice. Dalawa ang choice mo. You will be either go with the flow, and katulad ni Max Jukes, and sa discipleship journey, diba? Ang kanyang sambahayan ay walang paniwala sa Diyos. Hindi niya dinadala ang kanyang mga anak sa simbahan. Walang salita ng Panginoon na nanggaling sa kanila. Kaya lumabas ang kanyang lahi na nasa 1,026 salin lahi and generation. Sa 1,026 na yon, 300 ang naging convicts at 13 taon ang average ng pagkakakulong ng mga convicts na yon. 190 prostitutes nang galing sa lineage niya. 680 drug and alcoholics, hindi magamot-gamot. At ang gastos ng government of USA from New York City, $21,840 million sa problemang to para masolve. $21,840,000 and pesos na po yung kinumbert. Wala pang floating rate. Di ba? So, you will either go with the flow, kung ano yung nasa labas, nasa barkada, nag-i-entice ka, ini-entice ka ng mga worthless man na yan, or remember what I am telling you now. Ayun. Yung telling you now, yun yung mga guidance ni Solomon. What I am telling you now, kay Jonathan, like example of Jonathan Edwards. Ayan. Eh yun naman po yung nakatira din sa New York, sa same place ni Max Jukes. Ayan. Si Jonathan Edwards naman ay mayroon 929 salin na lahi. He is a believer who believes in God and adores God and worships God. Kaya meron po lumabas sa kanyang 430 pastors, 13 university, ano yan, president, o biro mo maging presidente ka ng prestigious university sa New York, diba? 86 university professor, mga teachers, nituturo, professors, at ito maganda, 75 authors of books, diba? Naging congressman. So, nakita po natin ang halaga ng salita ng Panginoon sa sambahayan. Sa sambahayan, pagka sinasabi, tinuturo, at pinapractice ng mga family. Ha? Ang daming magagandang lumalabas sa kanila. Pero taliwas doon sa hindi nakakakilala sa Panginoon. So, ang sabi po rito, what I am telling you now and choose a different path. So, pagka may nag-intay sa'yo, mamili ka sa dalawa. Pero ang sinasabi ko sa'yo, yung tinuturo ko ang gawin mo. So that you will choose a different path. One way leads to death, the others leads to life. So don't be unwise. Refuse their offer and walk away. Yeah. So, turo po natin sa mga anak natin yon na talaga merong darating na mga tao na mag-aalok sa kanya ng kasalanan. Yan.
At wag na po natin pag-isipan. Never think about it. Ayan. Pangalawa, the attraction of sin. Ito ang mga sasabihin nila. Ito po yung mga sasabihin ng mga go with the flow. Ha? Katulad nila Mac Jukes. Ayan. Attraction of sin. Ayan. So for the next four verses, it shows a clear picture of what simple temptation looks like. And there are four attractive promises of sin that should be avoided. Avoid this sin for God's sake. Number one, adventure. Oh, yun, oh, biro sasabihin sa'yo, ang pang-aalok sa'yo is an adventure. Verse 11, ayan. If they say, come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privately for the innocent without cause. Oh, bihiro mo. Sasabihin sa'yo, pero ito po ay mga exaggerated na sinasabi ni Solomon. Pero, nangyayari. Sinong unang panahon talagang they lie privately, no? At yung mga walang kinalaman, yun ang kanilang nakukuha. Immediately, the young man is peered pressure into joining the crew's criminal activity. So, lalapit yan, barkada yun. Kung isa-dalawa, pwede mong tanggihan. Pero pag marami, nakmahirap. They say, come with us and we will give you a night to remember. Wow! Adventure! O nga, no? Sa amin, puro Bible study lang ako. O ha? Sipin mo yon. Pero pag yun ang pinili mo, it will lead to death. Kaya, someone entice you, huwag kang sumama. Kasi, death ang kahihinatnan yan. Pangalawa, not only adventure, but authority. Ang sabi dun sa verse 12, let us swallow them up alive as the grave, and whole as a whole, and whole as those who go down into the pit. Ayan, kasi mga panahon nun, yung grave, para siyang lang ano, para silang powerful yung grave. Hindi na nauubos, kinakain niya lahat yung mga patay. Diba? Wala nang pwesto, hindi na po pwede mamatay. Hindi, makapangyarihan ang grave sa kanila nun, di ba? Parang ano eh, di ba? So as those that go down to the pit, so parang ikaw, eh parang, ayan. Throughout the scripture, soul and grave is associated with death as monstrous power that pursue people and swallow them up alive. Verse Isaiah 5:14, therefore, hell hath enlarged herself and opened her mouth without measure. Open. And their glory and their multitude and their pompness, oh yeah, and their pomp. And he that rejoiceth shall descend unto it. Sabi niya, lahat naman niya mamamatay. Yeah. Unahin na natin. At meron tayong makukuha pa sa kanila. Abangan natin yung mga inosente. The promise of verse 12 is one of the ability and authority. These delinquents, these worthless people, offer the power to determine who lives and who dies. O yun, eh, parang may power sila. Abangan natin. Ikaw na magde-design yan kung gusto mong patayin o hindi. Pero pag nakita ka, lagot ka. Kaya patayin mo na. Ganon ka-exaggerated si Solomon, pero nangyayari po yan. Hanggang ngayon, dati nangyayari sa kanila, ngayon din nangyayari sa atin. Relevant pa rin ngayon. Number 3, abundance. O yan, sabi, verse 13, we shall find all precious substance. We shall fill our houses with spoil. Yan ang mga pangako. Magdadami ang pera mo. Hindi mo na kailangan pang humingi sa nanay mo, tatay mo na walang binibigay sa'yo. Dito, lahat ng gusto mo makukuha mo dahil may pera. O dito, konting sama ka lang sa amin at kami ang bahala sa'yo. Healing a man to take his belonging is an easy way to make money. Talaga,
Lalo kung marami yun, ba? Maraming tao, maraming kayamanan yun. Greed and selfishness are strong motivators for simple behavior. Yun lagi, di ba? Yung greed and selfishness, yun ang laging itinitira ng mga manluloko dun sa mga biktima, potential innocent victim. Greed and selfishness. Pagka meron ka na yan, you're easy to commit crime. Easy to commit sin. Sabi nga ni Bruce Waltke, sin will always promise more than it delivers. Writer po ito ng book. At isa siyang pastor. Sin will always promise more than it delivers. So magtawi natin, makukulimbat. Pero hindi po totoo yun. Magkukulang ka pa. Yan. Adventure, authority, abundance, and acceptance. Verse 14, sabi dito, cast in thy lot among us. Let us all have one purse. Ayan. Sige na, sama ka na. Iipunin natin ang lahat na meron tayo. At hati-hati tayo. Hindi ko mo. Ngayon ka lang pumasok. Eh, konti lang sa'yo. Hindi. Sama-sama tayo. Di ba? Pantay-pantay ang hatian. Pantay-pantay ang gagawa, ang gawain. Yan, diba? So when they say, throw in your lot among us, they're inviting the boy to join them in their destiny. Ayan, number three, consequences of sin. Ibig sabihin, pagkatapos mong piliin, kung pipiliin mo ang kasalanan, ito ang mangyayari sa iyo. Yun ang ituturo natin sa ating mga anak. Kinakailangan, huwag mong piliin yung way that goes with the worthless person. It will leads to death. Dito life. Consequences of sin. An exciting, empowering, profitable, and fulfilling as sin claims to be, it will always under-deliver. Yan ang sabi ni Watkin. The truth is, it doesn't just fail to give what it promises. It takes away what you have and gives you what you don't want. Yan ang kasalanan. Sa lahat ng gagawin mong kasalanan, ang mapupunta sa iyo ay ang ayaw mo. At lahat ng meron ka, mawawala. Nangyari na yan, madalas mangyari. Sin is far from neutral and always yield terrible results. Number one, eto na po, slavery. Ayan. Verse 16, for their feet run to evil and they make haste to shed blood. So this is summary of verses 11 to 14, that even though the lures are tempting, the type of people who run to evil will take you down with them. No? Ang dali nilang makakita ng, pag nakakita sila ng pagkakataon, their feet run to evil. No? Yung madali silang magkasala kasi okay sa kanila eh. Ang dali nilang makita. And make haste to shed blood. At pag na-corner, talagang papatay at papatay. Kaya ngayon, di ba, sasabi, bigay mo na. Pag nakakita ng medyo potential, nasa dilim, may relos, may cellphone, naglalakad, mag-isa. Nako, spotting kagad nila, their feet run to evil and they make haste to shed blood. Pag hindi mo ginawa, hindi mo binigay, tutuluyan ka. They obey their wicked impulses for senseless violence because they are slave of sin. There is no honor among thieves. Wala po talaga. Wala nang honor talaga yan. They will do anything to get ahead, including shedding of blood, even your blood. At pag ikaw ay tinamaan, nadali ka, iiwanan kanila. O yan.
Romans 6:16, know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether to sin, whether of sin unto death, or obedience unto righteousness. Obedience na. Wala ka pang problem. And the Lord will provide. Diba? John 8:34, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. So pagka ginawa mo na ng ginawa yun, hindi ka na makaalis. Sabi nga, nakalugmok na ako, hindi na ako makaalis. Nalugmok na. Ibig sabihin, sa kasalanan, laging ganyang gustong gawin. Ayaw na niya ng katuwiran. Gusto na niya easy money. Kaya mas madali sa kanya magpasya na gumawa ng kasalanan. Slavery. Ha? This is why Solomon warns not to even walk a single step in that path. Sa Proverbs 13:20, he that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Fools yan eh. Hindi na sila makakuha ng sense. Diba? Wala na sila. Ang kanilang ginagawa, senseless. First Corinthians 15:33, bad company ruins good morals. So pipiliin po natin ang ating company. Bad company. So number one, slavery. Number two, foolishness or irrationality or silliness. Oh yeah, foolishness. For in vain is a net spread in the sight of any bird. Sabi nga, yung ibon nga, even the bird who sees a trap is smart enough to fly away. So pag nakakita siya ng fowler, ginagawa yung trap, ayos siya, lilipad na yun. But the sinner, iba. The sinner is not smart enough to avoid sin because of its consequences. Mas marami to eh. Mas marami ako magagawa dito. Mas marami akong makukuha dito kesa do sa risk na gagawin. Alam ko to. Kayang-kaya ko to. Oo, kaya mo ha. Yan. Sadly, human beings are prone to make exact the same kind of foolish mistake. Diba? Hindi na natuto. Sabi nga nung isang kanta, alam na alam mo na. Pero iba yung pakiramdam mo eh. Ang pakiramdam mo pagka yung fun sa sarili mo na makukuha mo pagka ginawa mo yun. Pero yung sasabi mo pa, hindi mangyayari sa akin yun, malakas ako. Pakunti-kunti lang to. Tapos titigilan ko na, hindi, magigisugga pa ka na ito. Para talagang bisyo yan. Pataas ang requirement. This kind of, the human beings are prone to make exactly this kind of foolish mistake. Hindi makalis eh, yun ang consequences niyan, foolishness. Pangatlo, bad surprises. O yan na. Yan ay mga consequences na hindi maganda. Here are the result of initial call for adventures in verse 11. Nakita po natin yun. If they say, come, let us lay wait for blood. Talagang mamamatay tao sila. They lay wait in blood. Yung kanila ma-hold up. Let us lark privately for the innocent without cause. Yung mga inosente, yun ang gawin natin para madaling nating ma-overcome at marami tayong makukuha. Yan ang ginagawa. But verse 18 says, but these men lie in wait for their own blood. They set an ambush for their own lives. So kita mo, hindi lahat ng pagkakataon, ikaw ang mananal. Magkakataon, may pagkakataon, mawawala lahat yan. At ikaw ang mababalingan at kamatayan. So those who plan to do evil will undoubtedly
harm themselves. These people are out for selfish gain, and they will meet selfish end. The trap that they set for others in the end will tangle them up. And trying to get ahead by defying God will only lead to disaster. Nobody gets away with it. Totoo po yun. Yun yung po yung story ni Haman. Ha? Si Haman, pinahamak niya si Mordecai. Bumalik sa kanya. Si Haman at ang lahat ng kanyang family, guillotine. Ay, ganun din yung Daniel. Ha? Lahat ng kanyang family, from first generation, second generation, lahat tinapon dun sa den of lions, kinain. And they will meet death. Those who plan to do evil will undoubtedly harm themselves. So don't play with the devil. Nobody gets away with it. The sin that promised sensational life produces a shocking death. So, kunyari lang yan, Kuya Richard. Ano naman, exaggerated yan. Nangyayari po yan ngayon. Diba? Ang daming pinatay. Diba? Dahil sa kasalanan. Wala naman po kasalanan yung anak ko eh. Ano naman po siya, mabait eh. Gumagamit lang po siya. Pinatay. Verse 19, such are the ways of everyone who is greedy for unjust gain. Tandaan po niyo, yung unjust gain. It takes away the life of its possessor. So, unjust gain, Solomon's conclusion is applicable to anyone. Those who try to get ahead through sin and evil will find that they have lost, that they will lost everything. This include what they thought they had, or that what they thought they were gaining. No, kala nila, kita sila, and everything they had beforehand. So lahat yun mawawala. At bibigyan ka ng ayaw mo. So, huwag na po natin, no, in-exaggerated lang talaga ito ni Solomon para piliin mo yung tamang ituturo sa'yo. Ng nanay at tatay mo. He say, this is how it goes for everyone who does the wrong thing. The wrong way. For the wrong reason. Yeah? They want more, but end up with less. Whereas sin pledges fulfillment, it always delivers failure. Magpifailure. Sin yan eh. Kasalanan yan. At kung ikaw ay nalugmok, di ka na makakalis. Isang power lang makakapag-alis. The power of the Word of God, it cleanses away all sin. Conclusion. Proverbs assume that both parents will embrace their duty to instruct their children in wisdom. Ayan po yung lesson 54 sa sambahayan. Ang nanay at tatay ay magtuturo para ituro sa mga anak ang salita ng Panginoon, pag-aralan ng salita ng Panginoon, para po maging successful ang sambahayanan. Ha? Maging hindi pabigat sa gobyerno, bagkus contributor, lalo na sa community. As a Christian parent, you know this world is full of destructive influences fighting for the heart of your child. Tandaan niyo po, maski kayo mga parents, alam niyo kung ano yung surrounding niyo. Alam niyo kung ano yung nangyayari sa kapaligiran niyo. Sabihan niyo yung mga bata, yung mga anak niyo, yung mga apo niyo. In fact, your kids will come under the influence of peer pressure. Mangyayari po yan.
false advertising, wicked leadership, and godless philosophies. Mangyayari po yan. Pero, our job is to teach our children, provide guidance, and show them a better way so that when evil comes for them, they are ready for the fight and know how to handle the struggle for themselves. O yan, di ba? Kinakailangan, sabi mo na, huwag yan ang piliin mo. Etong piliin mo, it will lead to life, an everlasting life. And the Lord will provide. As our children mature into young adulthood, we should encourage them to assume the duties of faithful adult responsibility and effectively. And pagka sila'y tumanda na, sila ay magkakapamilya din, madadala nila yun sa kanyang pamilya. Eh, kung yung pamilya mo ganito, ganun din yung mangyayari. Di ba? So, kinakailangan talaga. Sa sambahinan, may nagtuturo na salita ng Diyos. May nagde-devotion. May nag-aaral. Lahat tayo. Both parents, mother and father, effectively trusting the Lord. Guidance for living. Verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. God bless us all. Thank you very much. At kita-kita tayo ulit. Yan po. Maraming salamat. God bless. Second Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Salamat Panginoon Diyos sa biyaya at pagpapala mo sa iyong salita na inatid mo sa aming lahat sa gabing ito. Pagpalain mo Panginoon Diyos ang bawat isa. Ganun din ang gawain ito ng pagbibigay ng aming mga tithes and offerings. Pagpalain mo Panginoon Diyos ang bawat isa na masayang nagbibigay at nilalaan ng mga salaping ito sa iyong mga gawain. Na sa ganoon, Panginoon Diyos, ay marami pa ang maabot nito ng iyong dakilang salita ng hatid ng mabuting balita. At ang dalangin namin, Panginoon Diyos, na ang aming mga tithes and offerings ay magsilbing kagamit-gamit at maging biyaya, Panginoon Diyos, sa iyong gawain. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang aming mga hanap buhay, ang aming mga trabaho, ang mga negosyo, Panginoon Diyos, ay alam namin, Panginoon, ay pinag-iingatan mo kaming lahat. Muli, lahat ng pagpuri at pasalamat ay sa iyo lamang. At ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
Tayo po ay manalangin sa pagtatapos ng gawain sa araw na ito. Dakilang Diyos, Ama naming mapagmahal, tunay nga po na kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa napakadakilang bagay na ginawa mo sa aming buhay, sa napakaraming pagpapala na ipinagkaloob mo at nilaan mo sa amin bilang iyong mga anak. Pagpapala sa buong isang linggong nakaraan at lalong-lalo na sa araw na ito na pinagpala mo kami sa pamamagitan ng fellowship, ng corporate worship, kung saan, Panginoon, nagtatagpo-tagpo muli at nagkakatipon-tipon muli ang iyong mga anak. Salamat po sa mga salita mong aming napakinggan. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang makakapagpanumbalik ng aming kasiglahan sa pagsunod sa inyo at pagtalima sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat muli maangkin namin ang iyong mga pangako na ikaw ang tutulong sa aming lahat sa pagharap sa mga pagsubok at sa pagharap sa mga responsibilidad at paninindigan bilang iyong mga anak para sa iyong salita at para sa Panginoong Hesukristo. Sa linggong darating, alam po namin, Panginoon, ang tagumpay ay galing sa aming Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga ministries ng church. Salamat sapagkat dahan-dahan, Ama, ay naibabalik ang Kids Sunday School face-to-face. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran na nakikita ang kahalagahan ng pagtitipon-tipon upang ma-encourage namin ang bawat isa. Sapagkat kung wala kaming pagtitipon-tipon, Panginoon, ay nanghihina kami at ang aming commitment ay nagiging mababaw, ang aming focus sa iyong salita ay madaling mahadlangan at madali kaming matukso ng kaaway na sa halip na nakatuon ang aming puso at ang aming kaisipan sa iyong salita na dadala kami at natutukso kami ng kapaligiran ng aming mga sarili, ang dating pagkatao. Kaya po, Panginoon, salamat sapagkat ang corporate worship service ay pinahintulutan mong may panumbalik na, patuloy mong bigyan ng katugunan ang problema sa pandemic. Nawa, Panginoon, ang may panumbalik na sa normal at may layo kami sa mga karamdaman. Gayun din po, Panginoon, pagpalain mo ang bawat pagsasakripisyo ng iyong mga anak sa paghahanap buhay. Salamat sa kanilang desire na mapunan ang pangangailangan ng pamilya at ang pangangailangan financial ng church sapagkat alam namin na kailangan ng financial support at sa pamamagitan ng pag-honor ng iyong mga anak through their substance to support the work ay makapagpatuloy ang gawain at ikaw din, Panginoon, ang magbabalik ng biyaya at pagpapala sa iyong mga anak sa kanilang kagalakan, sa pagkakaloob, ganun din po sa commitment at pledges for missions. Salamat po, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin na pagpalain mo ang lahat ng preparasyon, especially sa darating na anniversary ng church, the 44th anniversary of the church. Ang lahat ng bahagi, Panginoon, at lahat ng programa, ikaw po ang magpala. Karunungan na galing sa iyo ang ipagkaloob sa lahat ng mga kabahagi sa paghahanda. We pray for guest speaker na ipagkakaloob mo. Dalangin din po namin, Panginoon, na ikaw maghanda sa kanya. At ikaw din po, Panginoon, ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan in preparation for the anniversary. Salamat po, Panginoon, sa gawaing pangmisyon. Patuloy mong pagpalain si Pastor Rickshell at kapatid na Bing Magtibay sa kanilang paglilingkod sa inyo, kasamang pamilya at mga kapatiran, mga church leaders sa First Baptist Church of Pildira in Rojas. Ikaw nawa, Panginoon, ang gagabay at lahat ng pangangailangan sa gawaing pangmisyon na ito ay ikaw ang magkaloob. Salamat sapagkat patuloy nang itatayo ang building. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo sa pangangailangan. Nawa, matibay na patutuo ang
magningning sa lugar na yon at magamit mo sila, Panginoon, na may kapangyarihan at may kaluwalhatian. Dinadalangin din po namin ang magse-celebrate ng birthday sa week na ito. Bukas si Sister Rose, pagpalain mo po siya at idagdag, Panginoon, ang kalusugan, kalakasan at kagalakan sa paglilingkod sa inyo, at patuloy mo siyang biyayaan sa mga gawain at sa kanyang involvement sa paglilingkod sa inyo. Si Sister Junette Noble sa 8, pagpalain mo po siya at lalong lumago at tumibay sa pananampalataya. Ganon din po si Kapatid Nadelia Cadiao sa June 10, pagpalain mo po at ang iyong biyaya ang sumagana sa kanya. At higit sa lahat, Panginoon, isustain mo ang bawat isa sa amin. Salamat sa pagtugon mo sa kagalingan at mula sa karamdaman at pagkakaloob ng kalusugan sa iyong mga anak. Nawa, Panginoon, ang iyong biyaya ang siyang susubaybay sa amin. At sa lahat ng bagay ay ikaw po ang maluwalhati, ikaw ang siyang mapapurihan. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa araw na darating buong isang linggo na kami ay hahayo maging patutuo para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dinudulog, dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.